Hello, beautiful people. Beautiful people, kamusta na po? Kayo! Ano na yung nangyari sa'yo? Mayroon ka ng ano ah? Ikaw, ano pinaggagawa mo eh? Tingnan mo oh. Mayroon na siyang kwintas? Anong kwintas yan? Tingnan nga natin kung ano yung kwintas mong yan, ha? Grabe ka. Anong kwintas yan? Grabe to ah. Oh, sumisindi pa. Ikaw ha, nagpapakita ka rin ng gilas eh. Nakatawa ka pa oh. Tingnan mo, nakangisi pa siya oh. Nagpapatawa rin siya eh. Ano yan? Ah, alam mo na, magsi-September na, bear month na, kaya naganyan-ganyan ka. O, tinan mo lang to, o. Oh. Naku po. Naku po. Patay sindi pa, ha? Ah? Ah? Tuwan-tuwa siya, eh. Uy! Grabe ka rin, ha? Pero mag-Pismas ka lang kasi ay uso ngayon ang mga virus. Ganyan ka. Ako na naman ang pinag-anuhan na itong babaeng ito. Luka-luka yata yung babae na yan eh. Ay, buyag! Di man ko luka-luka. Di man ko buang. Ako lang ay talagang masayahin na tao. Kahit walang pera, kailangan maging masaya. Dahil kailangan tawanan natin ang ating mga problema. Beautiful people! Kamusta na po kayo? Beautiful people, marami pong nagtatanong sa akin kung ano daw po ang nagagawa po ng bulaklak ng kawayan po. Ako kasi, beautiful people, wala po akong bulaklak ng kawayan. Wala po akong mutya ng bulaklak ng kawayan. Kasi ang pagkakaalam ko lang po, ang bulaklak po ng kawayan ay madalang po yan mamulaklak ang kawayan po. Pero iyan po ay sobrang, ano po yan, maswerte po, lalo na po sa mga may tindahan po. Halimbawa po, kung kayo po ay mga negosyante o negosyo po o ano po, ang bertod po niyan ay napakaswerte po ng bulaklak po ng kawayan. Kasi po kung tawagin po yan ang bulaklak ng kawayan na mula sa 7 libs po na kilalang may tunay na bisa ng bertod ng swerte, beautiful people, ang tanong nyo po, paano po ito gamitin? Halimbawa, beautiful people, no? Kung mayroon po kayong nakitang ang kawayan nyo po ay parang kakaiba yata ang kanyang dahon, para siyang bulaklak. Iyan po ang tinatawag na bulaklak ng kawayan po. Pero tingin-tingin lang din po kayo, baka mamaya po ay ang bulaklak ng kawayan po ay sa mga dahon-dahon po ay sumilay po ba? O kaya naman po ay sa mga usbong-usbong po ng mga kawayan, beautiful people, baka iyan po ang bulaklak. Kasi hindi pa po ako nakakita ng bulaklak ng kawayan, pero iyan po ay sikat na po iyan na ano po sa mga antingero po, lalo na po yung mga nanghahanting po ng iba't ibang sari-sari pong mga mutya, beautiful people. Ang ano ko lang po, pagkakaalam ko lang po, ay ilagay lamang sa ano po, sa malapit sa pintuan po ng inyong bahay po. Kasi po, ito po ay nagtataboy po ng kamalasan. Ilagay din siya sa lalagyan o kaya po ilagay nyo po sa ano po, sa mga bintahan, cash, sa cash ng pera nyo po. Halimbawa po, may mga benta na po kayong mga negosyo nyo. Halimbawa po, nagbenta po kayo, no? Yan, sa tindahan nyo po, yung kung lagayan niya ng pera po ba. Ilagay nyo lang po doon ang ano po, ang mutya ng bulaklak ng kawayan po sa may ano nyo po, mga cashback po ba, yung mga drawer nyo po, kung saan saan nakalagay yung mga pera nyo po ba. Ganyan po, yung halimbawa po,
Mayroong kayong ano po yung 'di ba may tindahan nilalagay minsan po sa arenola po ang inyong mga pera. O kaya naman po ay sa mga drawer nyo po o sa malaking pitaka nyo po, ilagay nyo rin po yung ano na yun po, yung bulaklak ng kawayan po. Kasi kung tawagin po yan ng mga iba pong antingero po, ay yan po ay bertod po. Yan po ang, ano po ba yan, yung mutya ng kawayan po. Kaya tinawag po siya ng bulaklak ng kawayan, beautiful people. Kasi po, yan po ay naghahalina po yan. Nanghahalina po yan ng mga customer po. Pero pwede nyo rin po dalhin sa trabaho po para gumanda po ang aura ng inyong mga paligid po at maging kayo rin po ay maganda rin po sa paningin po ng inyong mga kasamahan o katrabaho po. At ito din po ay nagpapaamo rin po ito at madali pong maging maamo po ang inyong mga boss. Ganyan po. Lalo na po yung mga masusungit yung mga amo o kaya po yung mga boss nyo po ay masusungit. Kung kayo po ay mayroong ganyang pong mutya po ng bulaklak ng kawayan po ay magiging ano po yan, magiging mabait po, maamo po ang inyong boss. Pwede din nyo pong ilagay sa pitaka, beautiful people, balutin nyo lang po ng puting tela po para sa pang-araw-araw po ba. Kung kayo rin po ay nagsusugal, beautiful people, pwede nyo rin po yan ilagay sa bulsa nyo po para mas lamang ang inyong panalo kaysa talo po kung kayo po ay manunugal, beautiful people. Pero wag nyo naman pong karirin ang pagsusugal, beautiful people. Siyempre po, unahin nyo po ang bigas, ang ulam, ang kakainin nyo po kaysa sa magsugal, beautiful people. Kasi po, siyempre po, nagsugal ka po, akala mo mananalo ka, akala mo may, ang ano mo ngayon ay swerte. Yung pala po, alat ang dumating po sa'yo. Siyempre po, huwag nyo pong kakaryerin ang pagsusugal, beautiful people. Kailangan po ay unahin nyo muna po bumili ng mga bigas po, pagkain sa bahay po. Matalo man kayo o manalo, ay may pagkain po sa bahay po. Ganoon, beautiful people. Kasi po, siyempre po, kawawa naman po kung itataya nyo po ang pera nyo po sa sugal tapos natalo po kayo dahil ang akala nyo po ay mayroon po kayong mga bertod po na para sa sugal. Iyon pala po ay alat palang inabot nyo. Kasi beautiful people, iyan po mga mutya, bertod, gabay o anting-anting po. Iyan po ay mga ano lang po yan, yung gabay lang po ba? Sa mga naniniwala o sa ano po. Pero siyempre po, nasa Diyos pa rin ang ating pananalig, beautiful people. Kasi po, yung tinatawag nga po yung mutya ng ano po, ng bulaklak po ng kawayan, kasi po marami po akong naririnig sa mga ganyan po. Nagtataglay po kasi yan ng bertod, pang-attract sa positibong enerhiya, pampaakit sa mga customer, pampaswerte po sa negosyo, panghalina, panghikayat po sa mga tao. Kung kayo po ay may mga tindahan po, ay kahit man anong layo nyo po, at bibili at bibili at pupuntahan pa rin po kayo ng mga customer nyo, beautiful people. Kasi nga, yung ano po ba, yung taglay po ng ano po, ng bulaklak ng kawayan po, ay talagang nanghahalina po kasi yan ng mga customer, beautiful people. Ganyan po ang taglay ng mutya ng bulaklak ng kawayan, beautiful people. Pero sabi ko nga po sa inyo, beautiful people, itong mga ano lang po ay mga gabay lamang po yan, nasa inyo pa rin po ang desisyon. Nasa inyo pa rin po kung kayo po ay maniwala o hindi. Pero kung hindi naman po, ay siyempre, beautiful people, ay wag nating gawin. Kasi po, baka mamaya, hindi kayo naniwala. Tapos, ang ginawa nyo, sinubukan nyo po, ay wala po, di ba? Kailangan po yung taos puso ka pong, sorry po,
Taos puso, ka po bang naniniwala po 100% na ikaw ay naniniwala po sa mga agimat, anting-anting, o bertod, o mutya po, o mga gabay po, talagang sa personal mong buhay ay ikaw po ay siswertehin. Ganun lang naman, beautiful people. Pero siyempre po, lagi nyo pa rin po samahan ng dasal, beautiful people. Ganun lang naman po yun eh. Kasi marami pong mga tao na gumawa na ako niyan, wala naman. Kasi siyempre, beautiful people, wala po sa puso. Kundi po ba yung ang puso niya po ay may kontra po ba? Eh hindi po dapat. Kasi po, pag ikaw po ay negatibo at ginawa mo po yan, ay hindi po talaga tatala, beautiful people. Pero kung ikaw ay, ano po yung positibo ka po ba na, ay maswerte pala yun, ay gagawa ako noon para mabenta naman tong mga, ano ko, mga tindahan ko para may bumili naman at dayuhin at umugin ng mga customer. Mag-ano rin ako niyan, maghahanap ako. Kasi po, hindi ko po alam, madalang po, yata makakuha po ng mutya ng, ano, beautiful people, ng kawayan po, at saka yung mga mutya ng mga tanlad po, bayang mga, ano po yan, madalang po yan mag-ano eh, mamunga ng bulaklak po. Pero dito po kasi, ay wala po akong mahanap sa mga ganyan po eh, kasi Europe po kasi dito eh. Wala pong mga tanlad, wala pong mga bulaklak-bulaklak na mga ganyan po ba? Kasi kung mayroon po, talagang hahalughugin ko po. Gaya po nung ano, beautiful people, yung aking ulikbangon po. Dahil nalaman ko na nandito pala sa Europe ang ulikbangon. Naghanap ako ng hanap kahit saan. Yung pala, dito lang pala doon sa may amin lang pala yung mayroon palang ulikbangon. E ngayon po, yung ulikbangon ko po ay buhay po siya. Nandoon po sa aking terrace, sa aking balkon po ba, pero po sobrang lamig na po ngayon sa labas, ay ipinasok ko po sa aking loob ng aking bahay po, sa aking kondo po ba, kasi po sobrang lamig po ngayon. Tapos ngayon po malakas po ang ulan sa labas, beautiful people, at bukas lalo ay nako, sobrang lamig po bukas, ang bilis po ng panahon, ang bilis po ng buwan. Bukas po ay katapusan na po. Martes po ay 31 na. Merkules ay September 1 na. Tingnan mo naman, beautiful people. Bermant na. Grabe. Kaya mag-ingat po kayo, beautiful people. Kung may pera man po kayo, ay huwag nyo pong isugal. Itabi-tabi nyo lang po. Baka balang araw ay kaya at kailanganin nyo po bandukutin yung pera na inipon nyo po. Baka kailanganin nyo po kung ano man bibilhin nyo. O pangangailangan nyo po, kasi siyempre po, mga ganitong mga buwan o ano, mga tag-ulan na po yan, mga bagyo na po yan dumarating. Kailangan po, may ipon-ipon din tayo ng pera. At saka po, yung mga dumarating mga, ano po ba, mga, alam nyo na, mga bagyo-bagyo na yan, beautiful people, mga taglamig na po, kailangan po, kahit pa paano ay, may ipon po ba tayong pera po? Huwag nyo pong isusugal ang inyong pera, beautiful people. Mag-ipon po kayo, pambili po ng pagkain, mag-ano po kayo, mag-grocery po kayo para po sa darating na Pasko po, ay hindi po kayo ma-stress kung saan kayo kukuha ng kakainin nyo po sa December. Eh kahit pa paano po, dahan-dahan po kayo nag-iipon na para sa darating na Pasko. Kahit po ba mag-isa kayo o dalawa kayo o pamilya lang kayo, kain-kain lang kayo pag Pasko, ganun po ba? Yung sama-sama lang po ba? Kasi alam nyo naman, beautiful people, sa panahon ngayon, ang virus po, ang coronavirus ay hindi pa rin po nawawala sa mundo, beautiful people. Kaya kailangan po natin na magdasal po at saka kumain ng wasto at matulog po ng husto, beautiful people. Totoo po yan. Kung ano man po yung, kung alam nyo naman po, beautiful people, ay ang tao po ay isang manluloko po, huwag po kayong magpaloko, beautiful people. Lalo tungkol po sa mga pera-pera po. Kung ano-anong binibenta po sa inyo na hindi naman kailangan, bakit nyo po bibilhin? Dahil nagsalita lang po siya ng maganda, nagsalita lang po siya ng kung ano-ano po ay naniwala po kayo, yung pala'y scam na po yun. Marami pong manluloko sa mundo, beautiful people.
kung hindi kayo magpapaloko at hindi kayo maluloko, beautiful people. Kaya mag-ingat pa rin. Unahin po natin ang pamilya, unahin natin ang sarili natin. Kung ano man po yung mga, ano po, pamilya man, kamag-anak man, o kaya po kaibigan o kapitbahay po, kung kayo po ay hinahatak na pababa po, ay huwag nyo pong anuhin po, pansinin. Ano nyo po yung sarili nyo, itaas nyo po, kahit po kayo ay mag-isa, huwag nyo pong pakinggan at tuloy-tuloy lang din po ang buhay, ituloy nyo lang po ang paghinga, huwag po kayong ano po yung maano kagad ma-disappear, yung ma-disappoint po ba kung ano man po. Tuloy-tuloy pa rin po ang buhay, beautiful people. Basta't lagi lang pong magdasal. Kung may mga sakit man po kayo, kayo na po mismo ang magpapagaling sa inyong sarili po. Gagawa po kayo ng paraan para makapunta kayo sa doktor o magpa-hospital. Kung alam nyo naman na ikabubuti nyo po ang ginagawa nyo para sa panggagamot nyo po sa inyong sarili, ay gamutin nyo po ang inyong sarili. Huwag po kayong maghintay ng tao po na tutulong po sa inyo para po ganun. Kung kaya nyo po, bumangon po kayo, tumawag po kayo ng taxi o kung anumang sasakyan, madala kayo sa hospital o sa doktor, beautiful people. Kasi ang sarili lang po talaga natin ang tutulong sa ating sarili po. Kung wala man po tutulong sa atin, ay siyempre po magsikap na makabangon po ba. Ganun lang naman, beautiful people, kasi nako, alam niyo po, hindi po ako sa ngayon, hindi po ako nanonood ng ano po, ng mga TV. Kasi puro virus ang maririnig mo, nakaka-stress po 'yan eh. Magbibilang pa na ilan ang namatay doon, ganito, napakaraming namatay doon. Puro patay-patay, puro virus po ang nakapatay po doon sa mga taong 'yon, beautiful people. 'Di ba nakaka-stress? Mas mabuti pa po para hindi po kayo ma-stress yung manood po kayo ng mga good vibes lang po, yung comedy, yung matatawa po kayo, para po gumaan po ang inyong sarili po. Para hindi po kayo masyadong mabigat yung dinadala nyo pong mga problema po ba. Ganyan, beautiful people. Huwag nyo pong indahin ang problema po. Mabuti po yung problema ay iindahin kayo, pero ang problema ay iindahin nyo po ay huwag po. Iris-iris po. I-iris nyo lang po yan. Ganun, beautiful people. Basta lagi nyo lang pong samahan magdasal, beautiful people. Hindi po lahat ng tao ay masaya at hindi po lahat ng tao ay malungkot po. Ano po talaga yan? May malungkot, may masaya, may ganyan po talaga eh. Totoo po yan, beautiful people. Kaya kung gusto nyo pong sumaya, kumain po kayo, magpakabusog po kayo, matulog po kayo ng husto, kung ano man po, ay mag-exercise po kayo kahit sa bahay lang po. Lakad dito, lakad doon, o kaya kumuha po kayo ng isang maliit na bangko po. Ano nyo po yun? Pero ingat-ingat din po. Yung taas-akyat lang po kayo para po bang naaalog din po ang inyong mga ugat-ugat, ang dugo nyo po, magdaloy ulit po ba? Kasi kung lagi po kayo nakaupo at kung lagi din po kayong nakahiga, ang inyong ugat po, ang daluyan po ng inyong dugo po ay hihinto po yan. Maaring magkaroon po kayo ng manas o kaya naman po ay pupulikatin po kayo o kaya po magsakitan po ang inyong mga buto-buto, beautiful people. Kailangan po talaga ay kahit papaano kung hindi man po kayo makalabas-labas po, magbunot po kayo ng sahig. Huwag niyo pong bubunutin ang sahig po, kundi magbunot ba, maglampaso po ba. Ganyan po, o kaya magpunas-punas ng sahig, kuskusin nyo po ang mga toilet nyo po na nanggigitata na po sa dilaw o sa itim o sa nagbabrown na po, naglulumot na po yan. Ganyan, beautiful people, para kahit papaano po ay gumagalaw-galaw kayo o kaya maglinis kayo ng mga bintana at pintuan, magwalis-walis kayo, magtanggal kayo ng mga agyo sa inyong bahay po, lalo na po magpapasko na, Diyos ko po. Kailangan po sasalubungin po natin ang bagong taon po, ang 2022, na malinis po ang ating bahay para pagpasok po ng 2022 po ay napaka-aliwalas po ng ating ang ating kalusugan po at pati po ang ating bahay po, para
Daloy-daloy po ang swerteng paparating po sa atin kasi po kapag po tambak ang basura po sa ating bahay, ang papasok po yan, puro negatibo po, puro mga langaw at daga at pwede puntirhan pa po ng ahas iyan, beautiful people. Kaya kung kayo po ay walang ginagawa po at nasa bahay lang po kayo, lalo't lockdown po, ay maglinis-linis lang, beautiful people. Kuskusin, kiskisin ang mga madudumi sa bahay niyo po para po pag dumating po ang Pasko, wow, magugulat po yung pamilya nyo, magugulat ang mga kaibigan nyo o kapitbahay nyo. Wow, ang ganda naman ng bahay ngayon, parang maaliwaras, parang lumaki. Ganun po pagka ang bahay po ay malinis po. Pero pagka ang bahay po na marumi po, parang sa atin napakasikip. Parang nasasakal po tayo, parang hindi tayo makapakali po at saka hindi ka po maganda ang tulog, beautiful people. Lagi kang nagigising po. 2 oras, 3 oras, nagigising ka na naman. Paano po? Marumi po ang inyong tinutulugan po. Marumi po ang mga nakapaligid sa inyong bahay, beautiful people. Pero kung malinis at maamoy malinis, ganyan po, sobra. Ay, nako, ang sarap po ng tulog mo niyan, beautiful people. At saka, sunod-sunod may dumarating na swerte po sa inyo, beautiful people. Ganoon po talaga. Kaya, siyempre, beautiful people, lagi nyo pa rin samahan ng dasal. Huwag po kayo makalimot po ba? Umaga, tanghali, gabi, dasal po. Kahit po yung naglilinis kayo, sabihin nyo, Panginoon Diyos, patawarin nyo po ako kung ako po'y nagkasala. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga biyaya nyong binigay nyo po sa akin. Pasalamat lang din, beautiful people ba? At saka humingi ng tawad. Kasi hindi naman po palagi na, Panginoon Diyos, patamain mo ko ng loto. Panginoon Diyos, patamain mo ko sa ganitong sugal. Sana manalo ako, Panginoon Diyos. Hindi po. Kasi ang Panginoon Diyos po ay hindi po tungkol sa sugal po. Kundi ang tawagin nyo po kung tungkol po sa sugal ay si Rafael. Yung anghel po na ang pangalan po ay Rafael po. Yun po talaga ang tungkol sa sugal po. Kung magdadasal lang din po kayo sa tungkol sa sugal po, ang tatawagin nyo po ay ang anghel na si Rafael po. Pero ang Panginoon Diyos o ang mahal na Birhen po ay hindi po yan tungkol sa sugal. Pero meron pong Santo Niño po na ano po yung Santo Niño'ng kulay green, beautiful people, yun po ay nagpapatama din po yan sa mga sugal po. Green na Santo Niño po. Kasi marami po akong naririnig din po mga tumama po sila sa mga sugal, sa mga loto, sa mga lottery. Ang kanilang mga lottery o mga ano po nila sa kanilang mga ano po, yung mga tinatayaan po nila, nilalagay nila po sa ilalim ng Santo Niño po, sa paanan ng Santo Niño. Halimbawa po, ito po ay, saan ba ang Santo Niño ko dito? Wala akong Santo Niño dito. Halimbawa po ay, ito po ang Santo Niño, beautiful people, no? Ngayon po ay, ang inyong loto po, halimbawa, nasaan ba yung aking loto? Eh, hindi ako tumama eh. Halimbawa po, ito po ang inyong loto, halimbawa po yan, tinaya nyo yung loto o kaya yung ano, iganyan nyo po sa anuhan po ng Santo Niño po. Ganyan, sa may altar po. Maaring tatama po kayo kasi karamihan po napapanood ko po, ang Santo Niño'ng kulay green po ang nagpapatama po ng mga loto po. Kung tatawagin naman po sa mga swerte-swerte po, ang mahal na anghel po na si Rafael po. Yan po talaga. Ayun lang po ang pagkakarinig ko, beautiful people. Hindi rin po ako hindi rin po ako scientist o hindi rin po ako yung ano po ha. Ako po ay nakikinig din po sa iba po. Hindi rin po ako master sa mga ganyan, beautiful people. Siyempre po, isinishare ko lang din po sa inyo ang mga nalalaman ko po sa ibang tao po. Kasi po, siyempre, baka hindi po kayo nakakakita o nakakarinig po sa mga ganun po, ay sa inyo, sa akin po kayo nakarinig po ng mga ganyan. Kasi po, ito po ay sinier ko lang din po sa mga nakikita ko rin po, mga napapanood ko rin po. Pero hindi po ako yung magmamarunong-runungan ako pagkatapos, ay hindi naman pala totoo, talaga to si Cathy, puro katarantaduhan, puro kalukuhan. Beautiful people, alam niyo po, nasa inyo po yung desisyon. Hindi ko po kayo pinipilit. Kung kayo po ay naniniwala sa ganoon, wala naman pong mawawala, wala naman pong bayad ang subukan nyo po na magdasal kay Rafael po, sa anghel na Rafael. At
Hindi ko naman po pinipilit kung ayaw nyo pong ilagay sa Santo Ninyong kulay green po ang inyong loto o ang inyong mga tinatayaan sa sugal po. Nasa inyo pa rin ang decision, beautiful people. Yun lang naman po. Kaysa naman, makasakit kayo ng damdamin. O baka mamaya sabihin, ah, puro katarantaduhan talaga si Kati. Pero beautiful people, alam nyo po, hindi ko lang po pinapakita sa inyo. Ang mga subscriber ko po, kung magsulat po sila ng messenger po sa akin, inaano po nila sinasabi, ma'am, totoo po yung sinabi nyo, ma'am. Naku, ma'am, totoo nga talaga, dumating po yung pera at saka nagkapera po kami. Lahat po ng ano, sabi talaga niya, eh hindi ko na po inaano sa Facebook po. Kasi ang Facebook ko po ay punong-puno na yung Facebook ko po ng mga, ano po, mga picture, mga ano po. Kung ano-ano, kasi minsan po may nagugustuhan din po ako sa YouTube, ay inaano ko rin po, nilalagay ko rin po sa Facebook, kasi po yung mga comedy po ba, yung mga nakakatawa po ba, mahilig po kasi ako sa mga nakakatawa po, kaya nilalagay ko po yung video sa Facebook ko po, ganoon beautiful people. Pero noon, mga inaano sinusulat at ng mga ano, mga subscriber ko po ay nilalagay ko po sa Facebook talaga, mga mutya, mga siniswerte po sila. Pero ngayon po ay sa akin na lang po yun. Totoo po yun. Kasi ang gusto ko po yung, kung kumbaga po ay siniswerte po sila, eh baka po may kumuntra po ba. Tapos po ay, ah, itong taong, kasi alam mo yun naman beautiful people, marami pong tao, maiinit po ang mata, maiinit po ang kalooban. Yung bang nagliliyab ang mga mata nila kasi nga, kumbaga ay hindi sila na naswertihan, hindi sila nabigyan o ano po ba. Ngayon, siyempre po, kahit po sa salita natin, sa nanggagaling sa ating bibig po, maaari po tayong makasakit po ng damdamin, beautiful people. Kasi karamihan po ngayon ay gustong-gusto na magkaroon po. Sa panahon ngayon, beautiful people, totoo yan. Kaya lang yung iba po kasi ay hindi po sila nakakaintindi. Sabi ko nga po, mahirap po magpadala, lalo po galing ng Europe. Kung sa Pilipinas po ay madali nyo pong makuha, ALBC nyo lang po. Kasi po, sa Pilipinas lang po yan eh. Eh, akin po ay Europe po, malayo po ako. Tapos po, eh dito po ay siyempre po, bawal ay bawal po. Tapos yung wala pa po akong notice na pwede na po ako magpadala. Kasi po, pinadalhan ako ng notice na hindi ako pwede magpadala po ng mga stone. Kaya yun po. Kaya yung mga ano po, nahandito pa rin po. Pero tinatawagan ko pa rin po yung post. Kung pwede na rin ay hindi pa rin daw. Kaya sabi ko, aso, papadalhan na lang daw ako ng notice. Eh sabi ko, kailan kaya ako padalhan ng notice? Baka magpasko na at mag, ano na eh, hindi pa rin. Ano ba naman yan? Totoo po yan. Lagi po ako, minsan nga po, daladala ko nga po din kahit tatlo o apat o dalawa po na sobre po. Susubukan ko po sa ibang post. Kung pwede, iyo pala eh, hindi pala pwede rin. Kasi po, ang computer po ay naka, ano pala yan, kahit sa ang post pala ko dito ay hindi pala pwede yung pangalan ko kasi nakalagay doon. Naku po, akala ko makalusot po ako na ipadala ko po yung mga stone po ba? Eh hindi po talaga kasi po wala pa po daw akong notice. Kasi na, alam nyo naman beautiful people ngayon ay puro computer na po. Magpadala ka, inaano kagad sa computer kung anong bansa po yun o ano. Tapos yung pangalan mo mabasa, ay! Wala pa pala akong notice, kaya hindi, ayan. Kaya minsan, beautiful people, mag-ingat na lang po talaga tayo. Kung gusto nyo po talaga pampaswerte po, ay ang Panginoon Diyos po, yan po ang nagbibigay swerte po. Magdasal po kayo. Ganyan lang, totoo po yan. Kasi ang Panginoon Diyos lang po ang nagmimilagro po eh. Siya lang talaga ang nagbibigay sa atin ng kagandahang loob, magiging mabait tayo para sunod-sunod ang swerte po natin. Ganun po, pero kung nagiging masama at ano po, ay wala po tayong swerteng darating sa ating buhay, puro problema po, dagdag problema pa at problema po. Totoo po yan, kailangan po, lagi po natin banggitin ng Panginoon Diyos. Totoo po yan, kasi
Ako po, hindi po ako sa isang araw po. Nako, ilang beses ko po tinatawag ang Panginoon Diyos. Kasi siyempre po, kahit ganito po ako ay matakotin din po ako. Kasi ang pangontra ko lang po talaga sa mga kung ano-anong klaseng mga ano po. Ang Panginoon Diyos lang po. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Diyos ko po, ano ba yan? Puro po. Kaya minsan, siguro ang Panginoon Diyos natutulilig na sa akin. Kasi lagi ko po kasi binabanggit at tinatawag ko po. Kasi, tapos bago po ako matulog, sabihin ko, Panginoon Diyos, maraming salamat po at na nakaraos din po ako itong araw na to. Maraming salamat po at saka mahal na Panginoon Diyos, ako po'y matutulog na dahil itong araw na to ako'y pagod na pagod. Ganyan po ako, nagpapasalamat po ako. Paggising ko na naman sa umaga, ay Panginoon Diyos, maraming salamat po at binantayan niyo po ako at ang sarap ng tulog ko po. Ganyan po ako, beautiful people. Lagi ako nagpapasalamat kahit ano po, ay lagi po ako nagpapasalamat. Hindi po ako, maaring binibiro ko lang po yung aking ang aking sawa, ang aking ahas, ang aking ulupong po. Pero yan lang naman po ang aking ano lang po ba? Biro-biro ko lang po yan. Pero humihingi rin po ako ng tawad diyan sa kanya. Kasi niloloko-loko ko lang po yan. Pero ang ano po, sabihin ko nga minsan, nako, patawarin mo ko ha, ahas ha, wag mo kung ano. Ganyan lang naman po ako eh. Mapagbiro lang po ako, gusto ko lang po, happy lang po. Kahit ako po nag-iisa para kong gago, para kong tanga, beautiful people. Kahit anong klase ay kinakausap ko po. Eh ngayon nga, hindi nga ako nag-hunting po kasi maulan po talaga. Pag galing ko po, paglabas ko po ng trabaho po, ay, dumiritso na po ako sa bahay. Umuwi na po ako kagad. Paano? Maulan, malakas ang ulan. Pati sapatos ko basa, pati pantalon ko basa, kahit na ako'y may payong. Eh, lalo na bukas, beautiful people, ay maulan pa rin. Naku po, tatlong araw yata maulan hanggang Miyerkules. Eh, September. Kaya, baka sa September, pag bitingnan ko nga, kung sa September 1 ay maulan, kasi kailangan makaligo ako sa ulan at makasahod ng tubig ulan. Kasi po ang tubig ulan po pagka September, beautiful people, ay napakaswerte po. Magsahod po kayo ng tubig ulan po. Pagkatapos po, ilagay nyo po sa bote, lagyan nyo po ng asin, beautiful people, parang bendita na rin po yan. September 1, beautiful people, huwag nyong kalimutan ha. Tingnan ko kung maulan po rito sa September 1. Sana nga maulan, makasahod po ako ng ulan, tubig po ba. Be, tingnan ko nga kung maulan sa, ano, September 1. Na? Ano ba yan? Ayaw gumana yung aking, ano, cellphone. Ano ba yan? Ayaw gumana yung cellphone ko. Ayun! Tingnan nyo, beautiful people, oh. Kita nyo yan? Maulan po talaga ang weather dito. Pero sa, ano po, titingnan ko po. Ayan, oh. Ay, maulan pa rin. Ay, nako. Ay! Sa Miyerkules ay ano po, ayan po ang Miyerkules po dito. Ang Miyerkules po kasi ay Meatwalk. Eh, ayan po oh, maaraw po siya. Bukas po ay, ano po, Martes po bukas ay maulan. 13 grads lang, naku po. Malamig bukas, grabe oy. Ay, hindi pala maulan sa ano, kailangan makasahod na pala ako bukas ng ulan. Kasi walang ulan sa ano eh, September 1 eh. Kahit ano na lang, kahit diin ng ano, ng August, kasi diin ng August po bukas, 31 po, ay makasahod pa rin ako ng ulan po. Kasi po, yan po ang ginagawa kong bendisyon, beautiful people. Ah, bendita po ba? Ang ulan po, ang tubig ulan, beautiful people, ay pwede nyo po yung gawin bendita po. Magsahod lang po kayo ng ulan. Ilagay nyo po sa malinis na, ano po, bote, o kaya po garapon, tapos lagyan nyo po ng asin, beautiful people. Tapos salain nyo po, salang-sala po. Tapos po, ilagay nyo po kung sa magandang bote, beautiful people, ang tubig ulan po, lalo na po bukas ay 31 po. Tapos September 1, eh dito po ay hindi po maulan sa September 1, kaya bukas po, makasahod po ako ng ulan tubig po, yung tubig ulan. Tapos lagyan nyo po ng 7 kutsarang asin, beautiful people. Tandaan nyo po, 7 kutsarang asin po.
ang ilagay nyo po sa inyong tubig ulan po. Parang bendisyon na rin po yan, beautiful people. Pwede nyo pong ilagay sa inyong, ano po, sa garapon o sa bote po, o kaya yung parang lagayan po ng mga bendita, iganyan, iwisik-wisik nyo po sa inyong mga tindahan, beautiful people. Lalo kung kayo ay nagninegosyo po, iwisik-wisik nyo po yung tubig ulan po na may asin po. Yan po ang pinakaswerte po, pampataboid po din yan ng malas, beautiful people. At kung sino man po ang maanuhan po, matamaan po ng tubig ulan po na may asin po, elemento man po o kung anong klaseng may sa demonyo po, ay masusunog po yan, mapapasok po. Totoo po yan, beautiful people. Kaya, yan ang gawin nyo po. Kung mayroon man tubig ulan po sa September, kasi po, alam nyo naman po, bear month, madali po, napakaganda po. Kung mayroong mga sulok-sulok nyo po na madilim po dyan, anuhin nyo po ng, anuhan po ng tubig ulan po na may asin po, iganyan, iwisik-wisik nyo lang po. Ganyan, mag-alisan po yung maitataboy nyo po ang mga malas, ang mga negatibo, beautiful people. Totoo po yan, beautiful people. O sige na, beautiful people, at mahaba naman po ang aking video ngayon, Diyos ko po. Eh, gusto ko lang po, puro maiiksim video lang po. Kasi po, pag mahaba, ay wala na pong nanonood. Totoo po yan. Alam ko po yan, kasi alam nyo naman, beautiful people, nakikita po sa aking mga video po. Wala pong nanonood na po pagka sobra-sobra na po na hindi na po yung wala na po bang kwenta na panoorin at pakinggan po ang ating mga video po, wala na pong nanonood. Pero kung ang tao po ay interesado po sa video mo, sa mga sinasabi mo po, ay tsak, papanoorin niya po yan hanggang matapos po. Okay, beautiful people! Maraming salamat, beautiful people, sa walang sawang panonood sa aking video po, sa aking channel po. Kung wala po kayo, ay wala po akong channel, beautiful people, kaya ako po ay sobrang nagpapasalamat po sa inyo, sa suporta nyo po, sa walang sawa nyo pong panonood po sa akin. Okay, beautiful people, sana po, ay hindi po ako nakakalimot, beautiful people, sa mga ano nyo ha, yung mga, yung raffle nyo po, yung napanalunan nyo po. Balang araw din po, pagka okay na po talaga ang mga lockdown, ang mga post po, yung mga ano, ipapadala ko po yan, hindi ko po yan ipamimigay sa iba po. Dahil nakalagay na po yan sa kahon, anytime na ipadala ko po, eh, ipapadala ko po, mga nakasobre na rin po yung mga dapat ipadala po eh. Kaya lang sa ngayon po, ay wala pa rin po akong notice na galing sa post po. Kung ipapadala kasi po, hindi po pwedeng pilitin ang post na ipadala ko sa ganyan. Tapos po, matinggal lang po sa bansa o sa ibang lugar po, sa post po ba, matingga, tapos po matagal na doon, tapos ibabalik lang po sa akin, di ba, nagsayang-sayang din po ako, baka mamaya ibasura na lang, kasi po alam nyo naman, beautiful people, panahon ngayon ay iba na po talaga, kaya maswerte po kayo kung Pilipinas to Pilipinas po, kahit anytime po magpadala po kayo sa LBC po na mga stone, ay pwede nyo pong matanggap, gaya po ng iba, napapanood ko po, wow, mga LBC nila, nakakatanggap, kasi po, Pilipinas to Pilipinas lang po eh, ako po, Europe po, pero, susubukan ko pa rin po, baka sa ibang bansa, ay pwede po ako magpadala, baka pwede ako magpadala po sa, ano po, sa Amerika, sa Hong Kong, Singapore, Japan, kasi po marami din po, o Taiwan po, kasi sa Amerika po, California o Texas o Canada po. Kasi po mga ganyang mga bansa po, baka pwede po, pero titingnan ko lang din, beautiful people, kasi gusto ko rin po ay mayroon din po kayong matanggap po na mutya galing po sa akin po ba. Yun lang nga po, sabi ko po nga sa inyo, ang mga mutya, beautiful people, gaya po ng bato ay hindi po yan nilulunok ang bato po. Kasi marami pong nagtatanong, ma'am, paano po ba gagamitin yan, ma'am? Sabi ko nga po sa inyo, kapag nakakakuha po kayo o nakaano po kayo ng mga mutya po, mga bato po, ay binababad lang po yan sa tubig po. Yung tubig lang po ang iinumin ninyo, yung pinagbabaran. Pero beautiful people, huwag nyo pong ibabad ng tatlo o dalawang araw po. Kailangan po, oras-oras po pinapalitan nyo ang tubig. Pagka nakainom po kayo ng isang baso na may mutya po, palitan nyo ulit po ng ano, huwag nyo pong ibabad ng kay tagal to, tagal po. Kasi magkakaroon po yan ng lumot o kaya po yung kitikiti, yung ano po sa lamok.
Maaring sasakit po ang inyong mga tiyan. Kailangan po, kung mayroon po kayong mga baso po, o garapon po, o pitsil po, lagi po may takip. Ganyan po. Para hindi po dapuan ng langaw o lamok, beautiful people, para hindi kayo magkasakit. Ganon po. Kung pwede nga din po, yung sinasabi ko po palagi sa inyo, kung gusto nyo hindi kayo magtae o mag-igit-igit po, kailangan po ang inyong tubig po ay pakukuluan nyo po. Tapos pag napakuluan na po, ay palamigin nyo po sa kanyo po inumin. Ganoon, beautiful people. Kasi may mga tubig po na pwede ka pong magtae. Ganyan po. Dahil siguro po, puro kalawang na po ang tubo, o kaya po doon po sa lupa na pinagkuhanan po ng tubig ay wala pong filter. Ngayon po, dahil sa dami pong mga nangamatay po ba ng mga tao po dahil sa virus po, eh hinihigop po yan. Tapos po, napupunta po, yung tubig nyo po, na inom nyo po. Maaring magka-virus po kayo o magkasakit po. Kaya mag-iingat, beautiful people. Totoo po yan. Minsan po, baka may mga patay na hayop po na isama po doon sa mga umaagos na ilog o kung ano-ano po. Tapos doon po na kumukuha ng inumin po ay mag-ingat pa rin. Mas maganda po, pakuluan nyo po ang inyong mga iniinom pong tubig para hindi po kayo magkasakit. Kasi po talaga po sa ngayon, beautiful people, iingatan po natin ang ating kalusugan, beautiful people. Dahil ang buhay po natin ay napaka-iksi po. Isa lang po ang buhay natin, wala na pong pangalawa. Kaya iingatan po ang buhay na binigay po ng Panginoon Diyos. Ganun lang po talaga. Kaya lagi po pa rin tayo magdasal, beautiful people. Kahit anuman po ang nararamdaman natin, sabihin nyo po, ganito po kasi ang technique ko talaga, beautiful people. Halimbawa po, ito po ang anghel o kaya po ang mahal na birhen. Hawakan nyo po yung kanyang kamay po, iganyan nyo po. Sabihin nyo, mahal na anghel, masakit ang tiyan ko, haplusin mo ng iyong mga kamay ang aking sakit na nararamdaman ko sa aking tiyan. Ngayon po, di hawak nyo po ganyan. Ngayon po, yung kamay nyo po ay ilalagay nyo po sa inyong tiyan po, himasin nyo po, o kaya po maglagay po kayo ng lana o oil o kung ano-anong mayroon man po kayong panghaplas po sa inyong mga tiyan o sa inyong mga masakit po. Alam nyo po, napakaginhawa, beautiful people. Totoo po yan. Ganyan po ang gawa ko eh. Para po ako naghihiling din po ako ng mag-isa po sa aking sarili, pero yung kamay ko po, nakadapo po sa mga kamay po ng anghel, o kaya po sa mahal na berhen, o kaya po sa Panginoon Diyos, ginaganyan ko po yan, beautiful people. Halimbawa, ayan po, nakaganyan po, no? Yung kanyang kamay po, ayan, inaano ko po yan, sabi ko, mahal na Panginoon Diyos, masakit yung tiyan ko ngayon, hindi ko po alam kung bakit, ganyan po. Tapos, pagalingin nyo po sa ngalan ng inyong kamay, sabihin ko pong gano'n, sabi ko, Panginoon Diyos, ilalagay ko na po ang aking kamay sa aking masakit na tiyan. Ganyan po ako, beautiful people. Tapos po, yun, iinom po ako ng tsaa, o kung ano po, alam nyo, beautiful people, o kaya kung gamot sa tiyan, ganyan po. Alam mo, hindi na po sumasakit ang mga tiyan ko, nawawala po. Ganoon, beautiful people, kapag umiinom ka po ng gamot, kailangan po, yung kamay mo po, hawakan mo rin po yung kamay ng Panginoon Diyos o kaya ng mahal na anghel, mahal na birhen po. Yan po talaga ang technique ko, beautiful people eh. Totoo po yan. Kasi po, ang Panginoon Diyos lang talaga ang nagmimilagro eh. Kung ano man masakit sa inyong katawan, i-ano nyo po yung inyong kamay, i-ganyan nyo po, ganyan, sabihin nyo, masakit yung ano. O kaya po, kung ano po, masakit ang ulo nyo po, ganyan. Na hindi nyo na kaya, ano, sabihin mo lang, Panginoon Diyos, haplusin nyo po ang aking sakit ng ulo ko po, kasi po, masakit po ang ulo ko, aywan ko po kung bakit, ganyan po. Tapos, dihawakan nyo, iganyan nyo lang po sa inyong ulo, himas-himasin nyo po ang inyong ulo, o kaya masahihin nyo po, ganyan, beautiful people, o lagyan nyo po ng Vicks, o ano po. May kasamang dasal po talaga, beautiful people, alam nyo, talagang, ang ganda ng pakiramdam, beautiful people. Napakagaang. Tapos nawawala yung sakit po ng ating nararamdaman sa ating katawan po. Totoo po yan, beautiful people. O sige na, beautiful people. Diyos ko po, sabi ko na nga eh. Mahaba-haba na naman tong aking video po. Maraming salamat, beautiful people. Good night na po. Ako po ay matutulog na, Diyos ko po. Ito na naman ako. Alas 12 na naman po. Ano na naman po ngayon? Martes na naman po.